Hi guys, this is Ryan and I would like to thank everyone na palaging andyan na nag-aabang. If you haven't subscribed to my channel yet, please click that subscribe button. Napakadali, napakabilis. Anyway, it has been a week na naglagay ako doon ng post sa YouTuber Philippines Official. Ito po yung group namin ng mga YouTubers at naghihingi ako ng mga suggestion nila ng mga bagay na gagawa natin ng motivation. And the third thing is from Ramona or from my friend Mons. Ang sabi niya is remote control. Remote control daw. Gagawa natin ng motivation yan ngayon. Have you ever remembered a time na nakaupo ka sa harap ng TV tapos hindi ka makahawak-hawak ng remote control? Yung lahat ng kasama mo, silang naghahawak ng remote control at palipat-lipat at hindi ka man lang nag-i-enjoy tapos galit ka na kasi gusto mo, kailan kaya darating ang time na akong hawak ng remote control at hindi mo ba mapanood yung mga show na gusto mo? Diba, masakit, masaklap. You know, sometimes remote control lang yan. O yun yung isang scene lang doon sa TV. Pero alam nyo ba, sa buhay minsan parang ganyan. Nakaranas na ba kayo ng mga panahon na parang lahat ng ginagawa mo sa buhay, hindi ikaw ang may control. Lahat ng mga bagay na ginagawa mo, hindi para sa'yo, kundi para sa iba. Yun pang parang sila na lang nag-i-enjoy sa lahat ng ginagawa mo. And that, yung parang you've come to a point na alam mo, bakit ba ganito ang buhay ko? Wala pala akong control sa buhay ko. You know, napakasakit minsan, pero you know what? Habang iniisip ko yun, hindi mo rin ba naisip o hindi ba rin natin naisip na minsan kasi ganyan, kasi tinitingnan natin ang ating mga sarili at hindi tayo nag-i-enjoy. Pero what if habang sa buhay natin, why not let us look at the persons na nagbe-benefit ng ginagawa natin? Sometimes looking at them being happy is enough kasi most of these people na nagiging reason why hindi natin makontrol-control ang buhay natin. And most of them are our loved ones. When you see your loved ones happy, okay na yon, it's enough. Pero ganito yan, hindi mo rin ba naiisip na minsan din merong isang scenario na darating ang oras na kasi pinagbibigyan mo sila sa remote control, darating ang oras na sila naman ang magtatanong sa'yo, ikaw, ano bang gusto mong channel? O ikaw naman manood dyan. Sometimes in life, we are just at a point na eto muna, we are serving them at silang kumukontrol ng buhay kasi we're doing things for them, pero I know na darating ang time na yung remote control babalik sa kamay mo. Ibig sabihin, there will come a time that everyone else will just give you back the control of your life and you're the ones na magdi-determine kung ano na namang show or kung saan mo naman dadalhin ang buhay mo. And take note, at that very point na ikaw na yung nangangailangan, at that very point na yung remote control andyan na sa'yo, minsan hindi lang ikaw ang magko-control kundi sasamahan ka nila sa kung saan mo man gusto kasi at some point in their lives nagbigay ka rin or at some point in your life nagparaya ka rin na sila muna yung inyo. Ngayon, kung andyan ka sa sitwasyon ngayon na feeling mo parang hindi ikaw may control ng buhay mo, don't you worry, keep on, patuloy lang kasi darating ang time that the remote control will be placed in your hands and you will enjoy your life as you want it to be. Anyway guys, that's my motivation for remote control. Anyway mo, sana naman nag-enjoy ka dun. And sana naman napulutan mo ng motivation yan sa buhay natin. Hindi natin alam kung anong mangyayari next. Kaya, it's better for us to believe the best and to look forward to a brighter future ahead of us. So yun, maraming salamat sa pagsubaybay. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. And I always believe that the best is coming.